mong titigilan, ha, Orville? Kara, si Kuya Boyet ba yung mahal mo? Hindi siya. You're lying. Pareho lang kayo ng kuya mo. Wala kayong pakialam sa akin. Mas may pakialam kayo sa ibang tao kaysa sa akin, right? Ma'am, hindi totoo yan. Ma'am, hindi totoo. Why do you spend so much time with your Lola, huh? Instead of me. You don't spend time with me. Well, Lola needs me. I need you too. Sigurado talaga ako. Nabibihis mo talaga si Kuya Orville pag nalaman niyang may gusto kay Kuya Boyet. Hindi lang siya. Lalo na si Ate Aubrey. Alam ko na hindi ka papayag makipagkita sa akin. Kaya ibang pangalan ang binigay ko. Hanap na lang ako ng ibang agent para mag-asikaso sa inyo. Come on! Kalimutan natin yung last time. Nagulat lang talaga ako nung nakita kita. Let me make it up to you. Bibili naman talaga ako ng unit eh. Kaya nga ikaw ang kinuha kong ahente. Orville, ano yun namang ginagawa mo dito? Confused ka lang. You're mistaking friendship for love. Wala kang alam! Eh, hindi mo naman dinideny na in-love ka kay Kuya Boyet eh. Ano? In-love ka ba kay Kuya? Hala! Teka, teka. Mamaya ka na umalis. Ba? Nakuha mo na yung gusto mo, di ba? Yung gusto ko naman yung ibigay mo. Sira ulo ka ba, ha? Sira ba ka nagbabago na yung tao eh? Kahit ano pa yung isuot mo, pokpok ka pa rin. I don't wanna talk to you. Orville, sige na, bati na tayo. Hindi mo ba naintindihan, Kuya? Hindi na tayo magkakabate. Orville, bakit? Because I hate you! Lahat na ng tao ikaw ang gusto and I'm sick of it! Hoy! Ano yan? Wala lang to, sir. Wala to. Prostitute, tatakasan kami. Totoo ba yan? Nagbabago buhayin tayo tapos ayaw niyong maniwala. Porke ba pokpok, hindi na pwede magbago. Itawa niyo yan. Kuya! Sige, miss. Tumawag ka ng pulis. Dapat kasi ikaw yung nagtatrabaho eh, hindi yung anak ko eh. O eh, paano siya magtatrabaho ngayon yan? O talaga, na hindi naman kasalanan ni Boyet na manyaka si lalaki na yun eh. Hindi naman kasalanan ni ate na nakita sa bar si Kuya Boyet, pati si Kuya Orville, di ba? Eh, di ba sinabi ko na sa'yo, layuan mo na yan dalawang yan! Okay, mag-alala, tita. Nag-iipon lang po ako. Aalis po tayo dito. Aubrey, masakit pa din yung paa mo. Konti na lang. Malayo naman yun sa bitukay. Tumayo ka na dyan, Boyet. Sige, nagawa mo na lang ako ng mainom. Sige, Aubrey. Aubrey! Oh. Aubrey, huwag ka na babalik sa pinagtatrabahoan mo, ah. Boyet, hindi naman tayo pwede yun. Saan tayo kukuha ng panggasos natin kung hindi na ako magtatrabaho? Gagawa ako ng paraan, Aubrey. Basta magtiwala ka lang sa akin. Oo, dek-dek eh. Kailangan ko ng trabaho, dek-dek, para tumigil na si Aubrey sa pag-aente niya. Eh, akala ko ba tutulong ka sa pagtitinda ng sabon nila, Tita Ganda? Gusto ko, dek-dek, meron ako na sarili na trabaho. Alam ko na kung saan kita ipapasok, Tol. Saan, dek-dek? May kilala ako naghahanap ng electrician. Electrician? Hindi ko alam na yung electrician, dek-dek eh. Oo nga, Tol. Delikado sa'yo yun. Baka makuryente ka pa eh. Sige na, dek-dek. Tulungan mo na ako, dek-dek, na trabaho. Ah, alam ko na kung saan kita ipapasok! Talaga, dek-dek. Saan, dek-dek? Ako nang bahala sa'yo. O, yung delivery, ha? I-check mo. Mamaya niyan, kulang-kulang yung bote. Wala akong tiwala dyan sa bagong gwardiya. Carol, Carol! Oh, may bago tayong, ano, may bago tayong boy dyan. I-train mo, ha? Kasi parang kulang-kulang. Ha? Sige po, nasan po ba siya? Asan ba? Ay! Boyet! Boyet! Oh, Carol, Boyet! Boyet, Carol, ikaw bahala kay Boyet, oh, ha? Okay? Carol!
Boyet, anong ginagawa mo dito? Tsaka, sino nagpasok sa'yo dito? Nagpapasok sa akin yung guard sa pintuan, Carol. Dito na ako nagtatrabaho eh. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, paano mo nalamang may bakanteng trabaho dito? Si Dekdek, Carol. Kakilala ni Dekdek yung dati na boy dito, Carol eh. Kaya kinausap niya si Mamita. Carol, ang bait ni Mamita. Kasi noona, ayaw niya ako tanggapin eh. Pero sabi ko kay Mamita, Carol, mabait ako, tsaka lahat gagawin ko, tsaka masipag ako, Carol. Kaya tinanggap ako ni Mamita. Boy, tumanap ka na ng iba mong trabaho. Bakit, Carol, ayaw mo ako dito, Carol? Hindi. Ibig ko sabihin, kasi ang gulo kasi dito eh, lalo na kapag gabi. Mahirapan ka dito, Boyet. Eh, Carol, magulo din sa tenement eh. Pero doon pa din ako nakatira, Carol. Tsaka, Carol, masaya ako dito eh. Kasi magkakasama na tayo, Carol. Sabay tayo kumain mamaya na, ha, Carol, ah. Hindi, Boyet. Pero may pa akong gagawin eh. Trabaho muna ako, ah. Aubrey! Hello, Boyet. Saan ka? Aubrey, nagtatrabaho ako, Aubrey. Trabaho? Wala ka naman trabaho, ah. Nandito ako sa bar ni Labrit ni Aubrey, eh. Eh, ba't kaya mo lang sinabi sa akin? Sorry, Aubrey, hindi ko na sabi sa'yo, ah. Nakalimutan ko, Aubrey, eh. Aubrey, meron ako ikukwento sa'yo, Aubrey. Magkasama na kami ni Carol dito sa trabaho, eh. Ano? Umuwi ka na, ha? Hindi ako papayag na magkasama kayo nung Carol na yun. Baka mamaya ano pang gawin sa'yo niyan, eh. Bakit, Aubrey? Wala na ako ibang trabaho, Aubrey, eh. Tsaka, Aubrey, promise hindi ako magpopokpok dito, promise. Huwag ka mag-alala, ha? Eh, wala akong pakialam. Kahit na ano pang trabaho mo, saan man yan. Basta umuwi ka na! Mag-resign ka na dyan! Diba? Boyet. Boyet, uy, huwag mong papansin yung sinabi ni Susan, ha? Ha? O, basta galingan mo dyan sa trabaho, okay? Opo, Nanay Mirnas. Salamat po, ha? Uy, tas mag-uwi ka ng pagkain, ha? Mag-uwi ka ng ulam. Lechon manok, ha? Sige po, bye-bye po. O, sige, bye-bye. No! Inerte ka pa. Nagpapalik eh, magkasama ka sila ni Carol dun sa bar eh. Oh, yun na nga, sa bar. Baluarte mo, di ba? Oh, so dami ng mata mo dun. Tingin mo makakadiga pa yung Carol na yun. Hayaan mo na kasing asawa mo. Kaya mo siya magtrabaho ng may pakinabang naman. Nanay mo talaga, no? Tatrabaho na nga si Tatay Boy. Saan? Siguro naman titigil na sa kakadaldal yan si Mirna, no? Ngayon na may trabaho na si Boyet. Dek, salamat, ha?
Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na ito pa si Dek na magbibigay ng trabaho kay Boyet. Di ba, Dek? Thank you, ah! Dek, bakit ka ba ihaw ng ihaw dyan? Eh, wala ka namang customer. Ayon. Ayon, busy ang bibig. Alam mo, malulugi yung barbecuehan dahil sa'yo. Pero pasalamat ka, binigyan mo ng trabaho si Boyet. Kaya thank you, ah. Di naman po ni Nancho. Kayo lang naman po yung walang bilib sa akin, eh. Tsaka sigurado ako masaya-masaya po si Boyet doon. Tsaka hindi na rin po siya magutom. Bakit libre ba pagkain doon? Eh, hindi po. Kanin na lang po kasi yung kulang, eh. Talaga? Eh, amoy pa lang po kasi ng mga chicks doon. Ulam na ulam na, eh. Ay, sus. Ganun talaga, alika dito. Sasabunin ko yung bibig mo, eh. Kasi kung ano-ano lumalabas dyan, eh. Huwag ganun! Joke lang naman po ni Nancho, nagbibiro lang na po, eh. Sir, ito po yung suklet tsaka po resibo. Salamat po. Ka nga dyan. Tino. Tino. Kanina mo pa tinitignan yun. Di kaya. Di kaya. Sos, alam mo, kaya halatang halata ka. Baka defensive mo. Di naman yun. Nalulungkot lang naman talaga ako. Bakit? Kasi alis na ako dito eh. Maghanap na ako ng ibang trabaho. Yun. Uy, alam mo, push mo yan. Kasi ganyang pinag-alapit kayo ng kapalaran. Eh, ikaw na lang talaga yung umiwas. Diba? Ay, customer. Wait lang, ha? Be! Ay, kayo na bakit na hinihintay? Sorry. Pero alam nyo, nung simula kinakabahan ako na doon magtatrabaho si Boyet, eh. Kasi di ba maraming lasing doon? Oh. Eh baka pagtripan siya doon. Pero naisip-isip ko, okay na rin siguro kasi doon naman nagtatrabaho din si Carol, mababantayan siya kahit papaano, di ba? Iiwan ko lang po, Tita Ganda. Para po kasing may iba kay Ate Carol, eh. Parang iniiwasan niya po si Boyet. Paano mo nasabi? Eh, wala. Naisip ko lang po. Ayun. Intrigero ka rin, eh. Intrigero kang bata ka. Malay mo, nagkatampuhan lang yung dalawa. Alam mo, natural yun sa magkaibigan. Oo, oh, tsaka magkakaayos din yun. Lalo na magkasama sila sa trabaho, di ba? Mag-usap din yun. Sumpa? Ayoko. Eto, gusto mo? Takot ka sa tubig, di ba? Takot ka maligo, eh. Carol! Carol, tulungan na kita dyan, Carol. Ah, hindi na, Boyet. Kaya ko na to, ha? Madami yan, Carol, eh. Sige Boyet, na, tutulungan na kita, Boyet, Carol. Boyet, huwag ka nang makulit. Sabi ko, kaya ko na nga to, sabi! Ala, bakit na gagalit sa akin si Carol? Sayang naman po yan, oh. Mukhang wala nang bibili. Baka po mapanis, eh. Gusto nyo po, tulungan ko na po kayo. Ay, sali. Kamaglala, gagawa ko lang paraan. Oh, Isay. Oh. Sayang yan, akin ka. Wala ka ng problema. Wala nang makapanis. Okay? Jesus, style mo. Boyet, kumusta ang trabaho? Kumusta ka, anak? Kumain ka na ba? O baka gusto mong barbecue? Anak, okay ka lang ba? Nanay, si Carol na galit sa akin, eh. Ha? Ha? Oh. Bakit naman siya nagalit?
Nakukonsensya nga ako sa ginawa ko eh. Nainis lang talaga ako sa sitwasyon namin kaya ako siya nasigawan. Isipin mo, lumalayo na nga ako kay Boyet eh. Pinagtatagpo pa rin kami. Masaya ako na katrabaho ko po si Carol eh. Gusto ko din siya na kasabay kumain. Niyaya ko siya na kumain, pero ayaw niya ako kasabay na kumain. Tapos na, hindi nang dek-dek ni... tinutulungan ko si Carol na linisin yung lamesa. Tapos bigla siya umalis, ayaw din niya. Tapos ayaw niya rin ako na kasabay na umuwi. Sabi ko po sa inyo, Tita Gandhi, para pong may iba kay Ate Carol. Bakit anak? May kasalanan ka ba? Ngayon ko lang nakita si Carol na ganun sa akin, Nay. Ano mo, Ate? Di naman kasalanan ni Kuya Boyet kung pinatatagpo talaga kayo ng tadhana. Tsaka hindi din niya kasalanan kung bakit ka na-fall sa kanya. Alam ko naman yun. Eh, wala naman akong ibang sinisisi kundi yung sarili ko eh. Ayoko nang makita si Boyet. Para makalimutan ko na rin itong nararamdaman ko. Eh, kaya lang, paano naman mangyayari yun kung palagi kami nakikita? Sa tingin mo ba, Ate, pag hindi kayo nakita ni Boyet, mawawala yung nararamdaman mo para sa kanya? Dati hindi siya ganun eh. Pag meron ako na ginawa na mali na bagay, sasabihan niya ako. Ngayon hindi na agagalit siya sa akin kagad, Nay. Na nahihirapan na din ako, Nay eh. Nahihirapan ako, Cindy. Alam mo, Ate, sabihin mo na lang kaya kay Kuya Boyet yung nararamdaman mo. Ano? Eh, para saan pa? Hindi naman din makakatulong yun. Ate, sabihin mo na lang kasi sa kanya. Para alam din niya kung bakit ka nagkakaganyan. Tsaka para mabawasan na din yung dinadala mo sa loob mo. Sino, hindi tama yun eh. Kasal na si Boyet. Hindi tama na umamin ako sa kanya. Tsaka, hindi naman niya kasalanan na nahuhulog ako sa kanya eh. At lalong hindi niya kasalanan na may mahal na siyang iba. Ayoko makasira ng pamilya. Ayoko sirain yung relasyon nila ni Aubrey. Kaya, siguro mas okay na to. Ano na lang yung nahihirapan. Huwag kang mag-alala, anak. Baka pagod lang si Carol sa trabaho, kaya mainit ang ulo. Tama. Bukas, tingnan mo. Wala na ang init ng ulo nun sa'yo. Timingan mo, tapos kausapin mo. Ayos na lahat. Oo nga, Tol. Hindi ka matitiis nung best friend ka nun. Aubrey, umalis ka na dun sa trabaho mo, ha? Oo, kukunin ko lang yung last pay ko, tas wala na, hindi na ako babalik dun. Tsaka, Aubrey, mag-iingat ka dun sa inyo kasi baka bumalik uli yung lalaki na nambasto sa sa'yo, eh. Nako, ikaw yung mag-iingat. Sabihin mo sa akin kapag kami ng trip sa yung customer dito, ha? Oo, Aubrey. Agad, ha? Carol! Hello, Carol! Nako, ito na nga. Mag-ingat ka kasi baka mamaya may mga lumandi sa'yo dito. Wala, Aubrey. Wala maglalandi sa akin dito eh. Lahat na nagtatrabaho dito, kilala ikaw eh. Eh, hindi lahat. Tsaka alam mo, yung iba dito maayos manamit. Pero yung totoo, pailalim yan kung tumira. Ay!
Boyet! Tama-tama, nandito ka. Halika, may papabuhat ako doon sa likod. Halika na. Sige po. Aubrey, tutulungan ko lang si Mamita. Sige. Saan po? Bessie? May gagawin lang ako. Ayusin lang. Tama yan. Tumuto ka sa trabaho mo nang hindi sa asawa ko. Aubrey, ganyan ka pa rin ba talaga ka-insecure sa akin? Uy! Wow! Ti! Ako ay may insecure? May nilamang ka? Talaga? San dyan? Ayun naman pala eh. Eh, bakit ako tatakot ka pa rin maagaw ko sa'yo si Boyet? Eh, kasi alam ko yung kulong mo. Carol, tandaan mo to. Hindi ako nagtatrabaho dito. Pero teritoryo ko to. At marami akong mga mata dito. Babantayan ka nila, Day. Kaya umayos ka. Okay. Siya ba? Hindi siya. You're lying. Bakit siya? Kailan pa? Nung tayo pa? Ha? Ano? Sabihin mo sa akin. Kundi ako mismo magtatanong sa kanya. Sige. Orvin, wag! So siya nga. Carol, mag-merienda ka na, Carol, oh. Ha? Boyet, di na. Dito lang ako. Sige na, Carol. Sabay na tayo mag-merienda. Tingnan mo to, oh. Boyet, masarap to, Carol. Boyet, kita mo. Busy ako, oh. Ikaw na lang. Sige na, Carol. Pagsaluan natin. Madami to, oh. Paborito ko hotdog, Carol. Boyet, marami akong ginagawa. Boyet, please, sige na. Ikaw na lang kumain dyan. Boyet! Pa? Pakilinis nga yung banyo, hindi pumasok yung boy. Ang dumi-dumi eh. Ha? Ay, Carol, tulungan mo na rin. Po? Mm. Eh, ma'am naman, ang dami ko pong ginagawa eh. Iba na lang po patulungin nyo kay Boyet. Oo, sige! Di ako na lang tutulong sa kanya. Nakakahiya naman sa'yo. Ay, hindi po, ako na lang po. Sure ka, ha? Po, ako na lang po. Ay, tumawag ka rin ang gagawa ng doorknob, sira. Sige po. Sige na. Carol, kaya natin yon, Carol. Kaya natin na linisin yon. Pero Carol, bago natin linisin, kumain muna tayo, oh. Dalawa, ito yung hotdog, eh. Boyet, ayoko ng ulam mo, eh. Sige na, Carol. Oh, masarap to, oh, ma. Tingnan mo, Carol. Boyet, ayoko nga ng hotdog. Wala kang kakainin, Carol, eh. Hindi ako nagugutom, Boyet. Susan, hindi na ba talaga kita mapipigilang umalis? Eh, umalis. Gustuhin ko man pong mag-stay dito, eh. Nag-resign ako ng asawa ko dahil kung saan nangyari, eh. Nakakulong na naman yung mga lalaking ng bastos sa'yo, so hindi ka na babalikan ng mga yun. Maraming salamat na lang, oh. Dadagdagan ko yung sweldo mo. Huwag ka lang mag-resign. Talaga, ho? Sa'yo ko lang in-offer to, ha, Susan? Because I want you in my team. So I'm asking you one last time. Do you want to stay or not? Ala, Carol, ang dumi nga, oh. Ang dumi, Carol, eh. Carol, gusto mo ako na lang mag-inis nito. Baka mapagod ka, eh. Carol, tandaan mo to. Hindi ako nagtatrabaho dito. Pero teritoryo ko to. At marami akong mga mata dito.
Pabantayan ka ni Raday. Kaya umayos ka. Okay. Hindi na, Boy. Diyan ka. Ako dito sa may lababo. Kaya natin to, Carol! Sige na, Boy. Umpisahan na natin to para matapos na tayo. Sige, Carol! Sana. Bihira naman, oh. Sige. Boyet! Boyet, di ka nag-iingat. Natanggal, Carol. Para tayo lalabas niyan. Tulong! Babalik ko, Carol. Tulong! Baka magawa, eh. Baka saktan ka ng mga tao ulit dun sa trabaho mo. Hindi mangyayari yun. Mag-iingat na ako. Mas nakakatakot yung magkasama kayo ni Carol sa trabaho. Yun. Horror yun. Hindi pwede yun. Eh, pero, Aubrey... Hindi nga pwede mag-resign ka. Di mo ginawa mo? Why? Can you move? Are you strong? Ha? Huh? Are you strong? Kaya mo? You wanna hurt me? Sige, go. Sige, subukan mo. Mama! Alam mo, Tol, bumawi ka na lang. Paano ako babawi kay Aubrey Dekdek? Lambingin mo ulit siya. Aubrey, naaalala mo to, Aubrey. Ito na yung dapat na isosot natin na sisi sa una nakasal natin, eh. Kaya't anong swerte